ay pangalan sa? Ganun siya, dag durian guys. Durian. Good morning guys. Nandito kami ngayon sa ano, Barangay Banban Ayungon. Kasi papunta kami ng ano, sa aming drainage doon na project ng Department of Agriculture. Ano na, i-check namin yung accomplishment ng contractor. Surveyor, nagiging pagbalik sir. Kay Jose Mungo, di lang bantay na lang. Ano yung changes ba sa topo sir? Topographic kanyang changes. Usap mong ginakadagayan. Binibisita po namin guys itong drainage canal dito guys. Project po ito ng Department of Agriculture. Kasi i-inspeksyon na namin yung trabaho nila ng mga contractor, kung okay ba at saka wala bang mga butas. Tinitingnan din namin kung nasa insakto bang measurement ang trabaho nila guys. Kasama pa rin namin ngayon yung dalawang engineer, si Engineer Jerome at saka si Engineer Arlo Canyo. Dito din ang isa naming intern, yung babae na si Engineer Merjon Galanza. Ngayon susukatin namin yung gaano kahaba yung accomplishment nila para mabayaran naman yung ano, partial payment ng contractor. So nasa 42 meters yung accomplishment nila guys. Yan ang haba patungo dun sa itong dead end nato guys. Na-accomplish nila yung 42 meters. Sinusukat din dito ang depth guys. Sinicheck din guys yung gilid kung merong mga tagas para mapagsabihan yung contractor na dapat pulido yung pagkagawa. Walang mga tagas, walang mga butas, kasi dun lalaki ng lalaki dyan, kahit maliit lang yan, lalaki ng lalaki yan pag nadaanan ng tubig guys, dahil sa pressure nito. Tubod dyan eh. Sadala, nag-finishing? Sadala, dak kayo. Sadala. Lick. Don't forget nga pala guys to subscribe my channel. Thank you. Para mag-isip patog yun na, magpira mag-morok ka lang magpatog, magpira mo patog, dahil isa yun, dahil isa patog ang kabilya. Buwan na na, butang yung G1. Buwan na, butang G1, yung chlorine, marapil ba? Ang kuwan, wala na kay Bato, ragit siya. Bato na, dahil buhos na. Buhos, banat, graba.
Dapat grabar bisa entak. Jiwan. Ayo. Grabar enggak perlu apa. Nandito yung mga farmers guys na nanonood. Kasi timing din nag-harvest sila sa ilalim. Dito ang napakalawak ng taniman. Nasa ano to guys eh. Malapit kulang-kulang 500 hectares to guys. Meron ding mga ano dito guys eh. Mga BB guys. Dito guys, may nasilip na naman ang mga engineers natin guys. May butas naman sa gilid guys, tumatagas yung tubig niya. Dapat nire-record yun ng mga engineers guys at nire-record dun sa regional office guys. Kinukuha yung tamang location, yung mapa niya kung saang banda, saang liko yung may mga diferensya guys, yung may mga butas. Ngayon guys, papunta kami sa pinaka source ng tubig kung saan kumukuha yung taniman natin. Nasa babaw to guys, ito yung nasa video guys, ito yung tinatawag na sweep o tinatawag na small water impounding project. Ano to guys, na man-made ito guys, talagang sinasadyang ginawa ng tao para yung mga daloy ng tubig sa babaw ng bundok ay maiimbak. Pag wala ng tubig, mainit na yung panahon, meron pa rin nakiimbak na tubig na pwedeng ipadaloy dun sa baba. Yun yung nakita yung drainage canal na yan guys, dyan dadaloy yung tubig papunta ng mga kapalayan. Pa-hardest sila yung mga tao ko dito. Maraming, marami na nag-stack yung bodega ko eh. Kailangan silang tumulong guys. Ay, kalayang guys. Okay guys, we're having our picnic now. Ako na mamatsan. Malawak tong sweep guys, nasa 10 hektarya ata to ng lawak nito para lang maimbak yung tubig, enough na makasupply dun sa baba sa palayan natin. Pero walang mga isda dito guys, hindi nila nilalagyan ng kahit tilapia guys. Gumagawa din ng mga farmers association dito guys ng mga cottages. Pinagtulog-tulungan ito ng mga farmers guys para gumanda naman ang itong tinatawag na sweep o yung small water impounding project. Ang location po kasi dito guys ay nandito sa Barangay Banban Ayungon, Negros Oriental. Ginawa din nila itong eco park para marami din namang ano bibisita dito. Pwedeng mag celebrate tayo ng birthday party dito guys. Mag overnight pwede rin. Meron din naman silang pwedeng matutulugan. Napapansin nyo guys, meron ding mga kayak dito. Pwede din makapag-rent ng kayak guys. Yung one seater nila pala is 150 per hour. Kapag 2-seater yung rerentahan mo, 200 per hour din ang kanilang ano, presyo. Pwede din kasing mag-tent dito guys eh. Yung single nga pala is 150 din. At kung double naman ay 200 pesos. At
May kasama pa rin yung, may kasama na yung Duyan, guys. Duyan. Itong lokasyon, guys, is napakalamig. Malamig dito, guys. Pag baba ng mga 5:30 to 6 p.m. eh meron na mga fog, guys. Nasa bundok kasi ito, guys. Sa pinakababaw, guys, meron din silang video okihan para sa mga bisita. Yan, may nakakantahan pa nga dito ngayon, guys, eh. Timing. Kasi doon kami sa babaw dan mananghalian, guys. Ayun, malakas na malakas. May kumakanta na sa babaw, guys. Yan nasa likod ko, yan ang may video ko, guys. Sa babaw. At syempre, binibidyohan ko rin yung mga taong tumutulong sa paghahanda ng aming tanghalian kasi libre ito, guys, eh. Libre ito, guys. Parang hindi na ako makapaghintay nung nakita ko yung manok na Bisaya. At saka mayroon pang isda na ihawin nila daw, guys. Aboy, mayroon din mga ano, ikilawin lang. Naku, masarap to, guys. Habang naluluto pa, guys. At syempre, kantahan na. Hindi din kasi pahuhuli din itong mga kasama ko, guys, eh. Ito na si Edino Mary John Galanza, guys. Kumakanta na. Ayun na, guys. Kaparada na. At syempre, ano pang hinihintay? Hindi kayo na nga. Kaya hanggang dito lang po ang video ko, guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat. At saka huwag kalimutang mag-subscribe. Bye-bye.